Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 FB Type. Bali guys, ang problema nito, nakailaw yung battery indicator nitong sasakyan na to. Ito guys, papakita ko sa inyo. Kailan dito yung susi? Ito guys, 2011 model sir. Bali 2011 model guys. Ito guys, papakita ko sa inyo. Yan. Bali sir, itong battery indicator pati ano, yung fuel separator na to. Yan, bali ito guys, nakailaw tong dalawa na to. Pag ganyan guys ang problema, kapag nagsabay tong dalawa na to, ibig sabihin na may problema yan sa alternator. Nagwa-warning yung alternator na may problema siya o may kulang siya sa alternator. Yan guys, papakita ko muna sa inyo. Start natin. Neutral. And guys, nakailaw pa rin yung battery indicator tsaka itong fuel water separator. Yan. Ito guys, sa ano yan guys, kapag may tubig yung fuel filter, iilaw yan guys. Pero kapag sabay itong dalawa na to guys, pati battery indicator, ibig sabihin na alternator ang problema niyan. Pero bago natin check up yung alternator, syempre, unahin muna natin yung linya. And guys, patayin ko ulit. Yan, start natin. And guys, tumutunog yung belt. So, ibig sabihin na kumakarga yan. Kasi sa unang start guys, tumunog yung belt. Yan, patayin ko. Yan, dinig naman guys sa video. Sir, pakiangat nga sir. Rek, angat mga ipuan, Rek. And guys, testing muna natin guys kung kumakarga ba talaga yung alternator o talagang bagsak yung charging niya. Bali ito guys yung may-ari. Ano natin yung ano guys. Ano ito guys yung voltmeter ko. Let's look at them. Ito guys, kapag kumakarga yan, ibig sabihin na hindi na tayo pupunta rin sa ilalim sa alternator. Ibig sabihin na buo yung mainline yan. Sir, ito sir. Kumakarga. Yan. Lagpas ng 14 sir ah. Nasa 15. Yan. Kailangan kasi sir 14 lang. Yan. Flicker it. Tanggalin mo na yan. Bale, ito guys ang gagawin ko rito. Patayin natin. Yan. Hindi na natin patatagalin to guys. Rek, ilaw nga. Ilaw. Yan ito guys, hindi na natin patatagalin to. Ito muna ang titignan natin. Gaya na lagi kong ginagawa, dito tayo sa socket. Yan. Ito guys, papakita ko sa inyo, kulay puti na may kulay pula yan guys. Ito yung socket ng papunta ng socket ng alternator. Sir, sige sir, buksan mo yan. Yan. Yan, bali ito yung papuntang alternator guys, puti na may kulay pula yan. Yan, ito guys. Yan, alisin mo rin yung ilaw na yan. Yan, ito guys, puti na may kulay pula. Ito guys, ang gagawin ko rito, hindi na natin patatagalin yan guys. Kuha ka rek ng cutter at saka tape. Ay, ano, wire. Sir, sana sir, makuha natin sa magic ha. Ima-magic natin yan. Kasi kumakarga naman sir eh. Testing natin guys. Sana gumana para hindi na gumastos na malaki may-ari. Patayin mo yan, yung compressor, maingay yan. Ito lang guys ang titingnan nyo. Kapag ganyan guys, ganyang model 2010 plus 11 pataas. Ito lang guys ang gagawin nyo, kapag umilaw yung battery indicator. Ito lang muna ang titingnan nyo. Yan, ito guys, puputulin natin. Yan. Kulay puti na may guhit na pula. Yan. Kita rek. Yan. Lagi natin dyan guys, re-rekta natin. Direct sa battery. Battery mismo. Yan. Minsan kasi guys, naglulus yan. Ito guys, kapag nilagay natin to sa dito sa puti na may kulay pula. Yan. Ita-direct natin dito guys. Kapag hindi pa rin namatay ang indicator nyan, ibig sabihin na
maaaring may problema yung alternator. Pero bago natin na tingnan yung alternator, syempre may sakit pa to guys, papunto pa yan dito. Yan, nandito may sakit pa yan dyan, sa malapit sa reserve ng tubig. Yan. Na test light. Kuha muna ako. Sir, sana umubra sir. Yan guys, kailangan natin test light. Yan, positive. Tapos ito guys, yung dinugtong ko. Yan, ibig sabihin may positive siya. Yan, testing natin. Check na naman ito. Yan, dapat guys, mamatay ang battery indicator pati ito. O sir. Yan guys, swerte si sir. Pati no. Yan guys, walang cut yan ha. O sir, patay. Diba? Patayin ko ulit. Yan. Yan. Ay guys, ibig sabihin na supply lang o yung positive ng sakit ng alternator. Ngayon guys, susukatan uli natin. Ano na rin? Nakisama yung sasakyan. Ayaw makisama yung ano ko ah. Yan sir ah, bumaba na. Yan, 14.8. Yan guys ah, wala na siya sa 15. Yan, nasa 14.8. Yan. Bali ito guys, wala na yung battery na dito. Yan, patayin ko ulit. Okay ba? Yan. Bali guys, ganyan ang gagawin nyo. Kapag nakailaw yung battery indicator, ganun ang gagawin nyo. Ito lang guys. Yung pinakita ko kanina, bali ito guys yung sakit. Itong sakit na to guys, yung parang nagdidilaw. Tapos itong itim. Yan. Tapos ito guys yung kulay nya. Kulay puti na may guhit na kulay pula. Yan, papunta yan guys sa sakit ng alternator. Kaya yan guys, problem solved si sir, hindi kumasok sir. Yan guys, yan. Sir, shoutout ka muna. Bago natin ito. Shoutout kay lakas mo sir, buhay mo, kaya ngayon ito eh. Salamat kay sir GN Paladin. Solid yung ano niya, yung ano niya, yung testing niya, tsaka ano, yung naisip niya ang ano. Gawan muna ng paraan sir. Gawan ng paraan bago kalasin. Yan ang magandang mekaniko, hindi yung ipitin ka agad yung mga kliyente. Ayos sir, Paladin. Shoutout mo sir, yung family mo. Hindi, okay na. Yeah, sir, yung company mo. Company namin, Melodious Music Equipment Trading. Yan, may logo dyan sa labas. Teka, sir muna. Pakita natin yung sir mamaya. Meron kaming musical instruments, tsaka audio equipment. Dito lang din kami sa Binyan. Kapa. Sa may bandang Tubigan. Kung kailangan nyo ng musical instruments at saka audio equipments, pwede nyo kaming i-message. Meron din kaming Facebook page, Melodious Music Equipment Trading. Nandun po yung namin. Ah, sir, pakita natin sir ha. Kaparek. Bali ito guys, kung ano nila. Against the light, hindi. Yan. Bali ito guys, kontakin nyo lang yan. Meron silang Facebook page. Yan lang guys. Tingnan nyo lang yan. Kung kailangan nyo ng mga equipment, music equipment. Sir, maraming salamat sa'yo. Okay na. Okay, thank you. Okay, guys, ganyan lang. Bago nyo pagawa yung alternator, pacheck nyo muna yung linya. Okay, so maraming salamat, sir. So ito guys, okay na. Yan, naihinang na natin guys. Yan, kailangan guys, nakahinang. Yan, bali ito guys, yung puti na may kulay pula, yung papuntang sa sakit na alternator. Tapos diniretso ko na rito guys.
Yan, dito sa positive terminal. Yan. Kailangan guys, lalagay nyo ng 5-16 terminal para hindi siya mag-loose. Tapos kailangan guys, hihinangin nyo. Kailangan nyo hinangin para hindi siya mag-loose. Kasi kapag nabasa ng tubig yan o nag-init, magkakaroon ng corroded yan. Bali, ito guys ang naging problema niya. Yan, nasunog na. Yan. Bali, ito guys, marami na akong tinanggal nito. Ito lagi ang nagiging problema guys sa kapag umiilaw yung battery indicator, kaya naglo-loose to guys, yung wire na to yung maliit. Tapos sa pag hard starting naman guys, naglo-loose naman to, itong party na to. Yan, bali ang nangyari dito, inilipat na rito ng unang kumawa. Yan, inap niya na rito. Baka dati kasi nag hard starting na yan. Bali, sir, maraming salamat sa iyo. Ingat po sa pag-uwi, sir. Sir, maraming salamat. So yun guys, sana may natutunan kayo sa senior kong bagong video. Maraming salamat.